So we want to get back to one bit of falsehood beside right there. Hello mga friend, kanina pa akong nag-stay dito sa wakas dumating na rin yung delivery. Dineliver ngayon yung hospital bed tsaka yung table niya. Tapos ito yung foyer lift na nasilip ng mga disabled mga tao, yung hindi na makakatayo. Tapos ito yung sling back na kung saan dito mo isasabit yung pasyente. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nito dumating na delivery ngayon. Ayan. Ayan, ito yung table, hospital bed table, kasama yan. Tapos, ito yung hospital bed niya. Ayan, kinubiran ko kasi nagtry ako kung anong bed cover ang pwede kong ilalagay. So, nakahanap ako ng twin size. Tapos, ito yung monitor niya. Kung gusto mo na nag-alternate o gusto mo na steady lang siya, so, ito yung mga button na pwede mong pagpipilian. Ngayon, kung gusto mo naman na ibaba yung paa niya dito o itaas, yan, yun yung mga pipindutin mo. Pero maliban dyan, meron pa siya ditong ayan, ito siya. Ayan. Ito siya, ito yung gusto mong itaas yung ulo ng pasyente, itaas mo yung paa niya, itaas mo yung sa bandang gitna, pwede. Ito yung mga button na pwedeng i-push para makuha natin yung tamang posisyon na gusto ng pasyente. Ayan. Tapos, itong hospital bed niya, ngayon lang ako nakakita nito kasi last time na yung hospital bed niya ay parang regular lang siya na foam na ang sapin niya ay parang leather. Pero ito iba. Ito ipapakita ko sa inyo. Kasi tinakpan ko na. Iba siya. Ayan. Ito. Ayan. Lumubo siya sa pamamagitan ng hangin. So, para siyang airbed na dito yung control niya. Ito yung control niya. Dito mo makukuha kung ano yung gusto mong seating ng bed. Kung gusto mong mababa dito o mataas dito. Pero ito siya parang bumubukol-bukol. Ayan. Kanina flat siya as in lang parang para lang siyang kumot na nakatupi. Pero nung ikinabit na siya dito sa machine, lumubo siya. Ito na siya. Ayan. Hangin. Hangin ang nagpapaano sa kanya. Hangin ang nagpapalubo. Ayan. So, ito, binigay ito ng veterans kasi, veterans affair. Kasi, nahirapan ngayon yung laga kong si Albert na tumayo. Gawa ngang, hindi ko malaman kung ano nangyari. Natulog siya ng more than 3 weeks nang hindi siya nagising. Akala ko hindi na siya makarecover pero sawa ng Diyos nakarecover siya. Una ko siyang nakausap noong March 9. Una ko siyang nakausap pero dinala ko siya sa VA hospital August 14. Then 2 days na siyang hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, nakapikit ang mata, pero humihinga. Galing siya sa hospital,
dinelebre siya ng hospital dito sa bahay. Ang akala ko, okay na siya kasi galing hospital eh. Yung pala, kumatos pala siya. So, mabuti na lang, dinala ko siya sa Veterans Hospital. Ako ang gumastos ng mga sasakyan kasi kung siyempre tatawag ako ng 911, dadalhin siya sa pinakamalapit na hospital. So, siyempre, gusto ko kasi dalhin talaga siya doon sa hospital na talagang para sa kanila. Tapos ito, yung Hoyer Lifter. Ito siya, Hoyer Lifter ang tawag dyan. Ngayon, ito yung tinatawag na sling bag. Ito ang ilalagay ko doon sa may kama, sa ilalim ng pasyente. Tapos, isasabit ko siya dito. Dito, ito. Dito siya isasabit, dalawa. Pagkatapos, i-operate ko yung machine. Ayan siya. Ayan, ito. Kapag, inano mo yan, pinindot mo yan, ganyan. Ano na siya? Umaandar. Ano na yun? Pwede mo nang... Ang tawag nito, pwede mo na siyang gamitin itong nung katulad nito, kunyari, ibaba ko siya. Ayan. Ayan o. Ayan. Bumababa siya. Ayan. 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 Bumababa siya. Pero kung halimbawa, itaas ko, halimbawa, ibabalik ko yung pasyente sa kama, tataas siya. Ayan. Sa pamamagitan nitong sling bag na yan, ayun yung magbubuhat ng pasyente. So, pwede mo siyang ilipat from hospital bed to wheelchair or sa kumod kung gusto niyang magdumi. Ito kasi yung kumod. Ito yung tinatawag nilang kumod. Ito. Yung ito yung parang toilet ng mga disabled, ayan. Ayan, sasarado mo siya. Ngayon kung gagamitin niya, ayan, buksan mo, pwede siyang uupo dyan. Ngayon kung, halimbawa, hindi naman kaya ng pasyente, di doon na lang siya sa bed, gawan mo rin ng paraan, gamit naman tong, yung Hoyer na yan, yung Hoyer lift na yan. Yan ay malaking tulong para mo maiikot yung pasyente. Kung halimbawa talagang bedridden na tapos malaki, hindi mo kaya. Ito yung machine na nagli-lift. Pwede mo siyang itagilid, pwede mo siyang buhatin sa pamamagitan nito. So, napakabilis ng gagawin mo. Hindi ka na mahirapan kasi nandyan yung mga gamit na gagamitin mo, hindi ka na mahirapan kasi machine ang gumagalaw. Tapos itong machine na yan, ito yung charger niya. Ayan. Ito yung charger niya. Ayan. Tapos ito yung spare na battery. Ayan. Ito yung spare na battery. Ngayon pag ito, wala nang laman. Ito. Na empty na siya. Ito. Bali, tatanggalin ko lang to, tapos papalitan ko ng spare, i-charge ko siya. So, parang nag-charge lang din tayo ng cellphone natin. Ayan, ganyan ang gamit niyan. Kaya, ngayon, pag babalik yung alaga kong si Albert, baka bukas o makalawa, uwi na siya dito. Ayan, may nag-aabang na sa kanyang hospital bed. Yun ay... Ano yan, bigay sa kanya ng Veterans Affair kasi si Albert ay service-connected siya. So, i-deliver din siya dito ng ambulance dito sa bahay. Pero kasi kompleto na kami, ayan, may wheelchair siya. Ang talagang hinintay ko lang tong araw na to, ito yung Hoyer left, tsaka yung hospital bed, tsaka yung hospital bed table na, ayan o. Kasi talagang magkasama yan palagi. So, ang inaano ko kasi, katulad nito, kapag okay naman siya, pwede naman na, ayan ang gagamitin niya, o yung walker niya, o kaya yung walking stick niya. Ito, walking stick niya. So,
ini-expect ko na sana pagbalik niya okay na siya. Kasi can you imagine na more than 3 weeks siyang tulog. So ang nangyari, kasi tulog siya, buhay siya pero tulog. Ang ginawa, binutasan yung liig niya. Pagkatapos ay doon idinaan yung pagkain, so food sa tube sa may liig niya, kasi hindi siya nakakakain dahil yun nga, tulog siya. Pero kagahapon sinubukan nilang pakainin siya, kumain na rin siya pero pakunti-kunti lang kasi mahina pa yung katawan niya eh. Na pasok siya ng ICU simula noong August 14, nasa ICU siya. Nalipat lang siya kagahapon sa regular room, which is anong araw yun kagahapon, Sunday. Kasi pumunta ako ng hospital, hinahanap ko siya, hindi ko siya makita, wala siya doon sa bed niya, walang tao yung room, walang tao din yung bed niya. Yes. Hinanap ko yung nurse, sabi ko nasaan na yung pasyente ko, bakit nawala na dito, yun na nga pala, nadaanan ko lang, nandun na pala siya sa may regular room. Ayan. So, ito yung ano niya, ito yung magiging kwarto niya, dito siya. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo na dahil sa lalabas na siya, ito na nakahanda na. Kaya guys, dun sa mga mister nyo ay veteran, service connected, huwag kayong basta-basta pumirma ng mga pinapapirmahan ng mga caseworkers sa hospital, kasi baka malansi kayo at mahirap. Kaya kung may mga katanungan kayo, mag-message lang kayo sa akin at baka matulungan ko kayo, kasi ako, experience na ako sa mga ganon. Basta ang asawa niyo ay military at service connected, huwag po kayong mag-alala, kasi lahat po yan ipoprovide po yun ng Veterans Affair, yung nurse at saka physical therapist, pati yung magliligo kung talagang kailangan mo, liguan siya, magbabayad ang PA. Pero mga maliit na bagay, tayo na rin ang gagawa, kasi kayang-kaya naman. Ang request ko lang na may pupunta dito, physical therapist, tsaka nurse, which is 3 times a week pupunta dito. So para sa akin, magandang bagay na yan. At least nakikita ko yung pasyente ko dito araw-araw. Hindi yung nandun siya sa facility na hindi mo nakikita, tapos ay pagbabawalan ka pang bumisita na araw-araw. So alam mo na yung ibig kong sabihin, na kapag ayaw nilang payagan kang bisitahin mo palagi yung pasyente mo, may parang may tinatago sila sa'yo. Kaya yun yung mga gusto kong hints na ipapaabot sa inyo. Kaya ngayon, update ko lang kayo dito sa higaan niya. So kapag ka bumalik siya, i-update ko rin kayo. At lagi ko kayong i-update at sa lahat-lahat ng nag-offer ng dasal para sa kanya. Maraming salamat. Bye! See you next time!